Ang ating po pag-uusapan ay tungkol sa POGO o ang Philippine Offshore Gaming Operations. Napapanahon ho yan ha, dahil parati natin nakikita ang mga hearings tungkol sa POGO. Meron pong isang mayor ng Bamban Tarlac na nahusgahan na may sala tungkol dyan sa operation ng POGO. Ang humusga lang naman po eh Kongreso, wala pa hong hatol galing sa korte, no? Pero ano ho ba yung POGO? Kailan ba ho yan nagsimula? Ang dami kasi nagsasabi, nagsimula nung huling administrasyon. Hindi po yung tama yon. Ang POGO po nagsimula 2003 po. Kung titingnan natin ang development nung industry ng panunugal, dati po very traditional. Casino, table, machines. Ang POGO po streaming na. So, internet na yan, no? Offshore nga. Pag sinabing offshore, walang Juan de la Cruz na pwede maglaro dyan. So kung titingnan natin, kailan ba nagkaroon ng PAGCOR sa ating bansa? Ang PAGCOR ho, nabuo ng PD 1869. Yan po ay 1983. Okay? Nagkaroon po ng series ng post-EDSA, nagkaroon po ng series ng creation ng economic zone. Ang isa pong importante para sa pag-aralan ng POGO ay yung economic zone na sa Cagayan o ang tinatawag na CESA na na-create ng 1995. So, again, ulitin natin ha, si PAGCOR 1983, si CESA 1995. After ng 1995, 2003, nagsimula na po ang POGO. Hindi po totoo yung ngayon lang nagsimula o nung huling administrasyon. Hindi po. Meron nga pong online sabong, online gaming, lahat po ng online, online bingo. Yan po yan. Pero doon sa sabong, bingo, at saka po yung ibang online na hindi pumapaloob sa POGO, pwede si Juan de la Cruz makipaglaro dyan. Pero pag ikaw ay POGO at ang license mo ay POGO, ang pwede lang po dyan maglaro ay yung mga dayuhan sa outside ng ating ng Pilipinas. So pagkatapos po, nung nagsimula ang laruan ng online ng 2003, noong 2016 po, re-regulate yan ni President Duterte. Yan po ay EO number 13 na kina-clarify niya ano ba talaga itong POGO, saan sino ba ang magre-regulate na ito, ano ba ang makukuha natin dyan. So noong 2017 na-issue po si EO 13 at noong 2021, dati ho wala tayong taxes na kukuha dyan sa POGO, walang kita ang gobyerno. Since re-regulate ng 2021 via the POGO Tax Law o Republic Law 11590, doon po may kinita na ang Pilipinas sa offshore gaming. Makikita po natin na ang income natin diyan noong 2022 ay 2.9 billion, no? Representing maliit lang ho sa total income ng PAGCOR, that is 5%, okay? Ng total revenue. Ang total revenue ng PAGCOR noong 2022 ay 58.9 billion. So maliit lang na porsyento. Tapos po, nung nagkaroon ng taxes, naging ang taxes na nakuha natin ay 0.38% lang o 8.8 billion. So, ano po ang sinasabi natin dito? Meron pong contribution sa ekonomiya pero napakaliit, no? Pero yan po ang nag-ahon sa atin nung tayo'y nagkaroon ng COVID. Karamihan po ng POGO income napunta dyan sa pagbibili ng injection, ang ating mga mask, ang binibigay na libreng facilities at services ng gobyerno. Karamihan funded dyan ng POGO. Ang POGO po, dalawang categories. Ang category 1, yan po yung live stream. Ang category 2, ito po yung nakakagalit ang mga BPO dito kasi kinoconsider na parte sila ng BPO. Ito po yung subsectors na nagsiservisyo sa POGO. So meron kayong gaming, magkakaroon ng mga call centers, magkakaroon ng mga internet providers para maservisyohan itong POGO. So another income source po yun. So, kung titingnan po natin ang POGO, itong administrasyon na ito, nang sila'y umupo, merong marami na POGO na nabigyan ng lisensya.
Pero anong ginawa nila? Ang pagkorpo under the new administration ni Marcos, nagkaroon po yan ng bagong framework. Yung framework na yan, tinatawag nila offshore gaming framework. At dahil doon, nabuhay ho ang tinatawag na internet gaming license. Okay? So, kung titingnan po uli natin ha, ang tanong ko sa inyo, banned na nga ba o rebrand lang ang Pogo? Bakit po? Kasi nung nagsalita si Presidente nung SONA, ang sinabi niya banned ang Pogo. Eh wala na akong Pogo kasi yung kanyang internet gaming license, eh, nangyari yan ng 2023. Kailan nagsalita ang Presidente? Ito lamang po July 2024. So pag sinabi mong ban ang Pogo, eh, lahat nagpalakpakan, no? Pero ano ba ang binaban? After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Bakit po? Kasi po merong 43 licenses na live. Anong ibig sabihin yan? May contractual obligation ang bansang Pilipinas dito sa binigyan mo ng license. At ang balita ko po, ang lisensyang yan, ay good hanggang September 2025. So anong gagawin dito sa 43? Ha? Bakit po? Kasi meron yung mga facilities, may mga building, may mga operations, may mga tao. Anong pong gagawin natin sa kanila? Kung titingnan po natin, at the height of Pogo, there were 97,000 foreign and national workers. Ngayon po, ang mga nagtatrabaho na lamang dyan from 97,000, ngayon po ay 40,000 na local at 23,000 na foreign. No? Ang total potential lost pag binan natin yan ay 23 billion. Ah, siguro po yung previous na Maltic, may makikita kayo dyan nung pinag-usapan natin ang budget, di ba? Pinag-usapan natin ang utang, yung debt servicing. Ang potential loss ho sa Pogo pag pinasara ay 23 billion. Maliit po sa isang bansang may kaya, malaki po yan sa isang bansang lubog sa utang. Okay? So, pag tinitingnan po natin ang Pogo, kailangan rin po nating tingnan, ibaban ba o ire-regulate? Bakit po? Yung policing debate na yan ay importante kasi pag binan mo, ang chances mag-underground. At pag nag-underground, dito, hindi pa binaban, na andyan nakita natin dun sa mga nakinig sa Senado, na andyan po ang role ng politician, role ng police, dyan sa operation. Kasi paano makaka-exist ang isang Pogo na hindi legal kung walang, you know, kung walang tumutulong sa kanila para sila ay sumali dito sa palarong ito. Napaka-importante po na pag binan, instead na regulate, sana hindi maging underground. Kasi pag naging underground, mas mahirap po natin bantayan. Ang isa pa kung hindi napapag-usapan dyan sa Pogo, marami pong facilities. Pero ang tinignan ng facilities sa Pampanga, ang tanong natin bakit? Bakit yung sa Cavite hindi tinignan? Marami pong hindi natingnan dyan sa hearing na yan. Ang tanong, sino yung sacred cows? No? Bakit? Yun po ang kailangan nating tingnan at matyagan. Matutuloy ba ang pag-ban o i-rebrand lang nila? Get notified for latest news. Mahal kong bayan.